So, good evening, YouTubers. Naikwento ko dati na bago ko nag-fitness industry, sinunod ko muna yung trabaho na tinapos ko na course no college, no? Ang natapos kong course actually is ano, business management, no? Yung una kong trabaho is ano, related siya somehow dun sa course ko, tungkol sa pagsusulat ito, no? Researcher writer ako para sa isang newspaper, business newspaper siya actually. After that, ano, na medyo na linya ako sa writing, mga trabaho sa writing, no? Napunta rin ako sa daily paper na ang topic naman is about local government crime sa Camanava area, no? Ano yon? Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela area, no? Sa lahat ng nangganap doon na crime, mga political articles, nagsulat din ako noon. At that time, Cayod Marino, kasi pag na-publish yung article mo, ang bayad lang sa'yo is 2 pesos per column inch. So, kailangan talaga maganda yung pagkakasulat at saka medyo substantial at mahaba yung article mo. Yung nasa ayos yung pagkahaba ng article mo. Pero hindi ako gano'ng nagtagal doon kasi mahirap talaga. Buhay-buhay din pati dahil at that time, mainit ang NPA sa mga journalist. So, nung binitawan ko yun, siguro mga 3 months lang ako doon, nag-try naman ako sa copywriting. So, ang copywriting is about advertising, no? Ito yung copywriting sa magazine. So, binibigyan ko na magandang write-up yung mga companies na mag-advertise dun sa magazine. Ang difference naman doon is, regardless kung ilan ang gaano kadami ang isulat mo, ganun pa rin ang sweldo mo. So, fixed yung sweldo. Hindi naman siya gaanong, actually, hindi siya malaki talaga. Pero, pangtawid, pangtawid ng income, para lang ano, may pang-araw-araw na gastos, no, at that time. Nasubukan ko na rin mag-technical writer, yon medyo maganda yung sweldo ron. Pero parang tama lang siya paabutin in between ano, throughout the stretch ng ano, mga sweldo, payday. So wala ka rin may ipon nun. Nasubukan ko din yung talagang ano, talagang job target nung course ko, which is sa management. Nag-management trainee din ako sa isang restaurant. Para siyang fast food pero sit-in naman siya. Kaya lang hindi ko rin siya nagustuhan kasi bukod sa malaki responsibility, okay na yon dahil marami ka skills matututunan, hindi maganda yung trato nung ano, nung may-ari sa employees, no? Kasama na rin yung mga management trainees. So, hindi ko rin siya nagustuhan. So, mga 6 months lang yata ako doon tumagal, tapos binitaw ko na. Nung yung huling-huling trabaho ko, bago ako nag-fitness industry, was sa non-profit organization na private, no? Hindi ko na gano'n nakasundo yung boss ko doon. Maybe differences of attitude or whatever. At that time, nag-gym na ako malapit doon sa office na yun. So, kung ano man yung stress ko sa trabaho yun, nailalabas ko doon sa workout ko doon sa gym na yun. Medyo nakakausap ko na rin yung mga tao sa gym doon. And sa pakikipag-usap ko sa mga instructors doon, na-discover ko na ano, na yung sweldo nila, mataas pa sa sweldo ko, pero yung oras na ini-invest nila sa trabaho nila is less than half nung yung ginugugol ko para sa trabaho ko as an employee. So, siguro, just to give you an example,
at that time, kung 2 hours silang magtuturo sa gym at i-add mo yon for 1 week, yun na yung sweldo ko sa half of the month. So parang ganun lumalabas. Tapos hindi pa sila stress sa trabaho nila kasi 2 hours lang sila. So naisip ko, ba't ako nagpapahirap as an employee? Mahilig naman ako sa gym at sa workout. Ba't hindi ko subukan ito? So nung one time na punong-puno na ako doon sa huling trabaho ko, pagkakuha na sweldo ko, hinhandwrite ko na yung resignation letter ko. Tapos sinubmit ko na lahat ng ID identifications ko na kailangan isurrender sa company. Tapos kinuha ko na lahat ng gamit ko at umalis na ako. Hindi na ako bumalik. Pagkalabas ng office na yon, nagpunta na ako doon sa gym. Tapos sinabi ko sa kanila, diniretso ko talaga. Interested akong matutong maging instructor, no? So turuan niyo ako kung pwede. Pwede ko kayong bayaran in terms of yung services, no? Pag natuto na akong magturo ng klase, kahit kalahati lang ang bayad niyo sa akin para yun na rin ang payment ko sa training na nakuha ko sa inyo. So mabuti, generous naman yung gym at pinayagan nila ako magturo, mag-training bago magturo. Nagturo naman ako, tinupad ko naman yung yung endong bargain ko sa kanila na magtuturo ako ng half ng rate, no? Pero hindi pa rin ako talo noon kasi in 2 weeks, doon sa mga tinuturo kong klase doon, kahit half ang rate, in 2 weeks, bawi ko na yung sweldo ko for 1 month doon sa employee, sa dati kong trabaho. So, hindi, parang training fee, so training, undergo ako ng training period doon na may sweldo pa ako. So, hindi rin masama yun. So, doon ko na na-decide na dito na ako sa field na to, no? Stick na ako sa field ng fitness na to. Sa tingin ko tatagal ako dito. So, nag-enjoy na ako noon. Tapos, hanggang sa tumagal ako up to now, no? So, yun yung start kung bakit ako napunta sa field ng fitness. Ngayon, pag nag-usap tayo ulit, explain ko sa inyo, i-discuss ko sa inyo kung ano yung advantages and disadvantages ng pagiging fitness trainer as compared sa pagiging empleyado, no? So kanya-kanya kasing 'di ba? Kanya-kanyang preference 'yan. So yung sa personality ko, sa tingin ko mas bagay sa akin ang maging fitness trainer. Pwedeng sa inyo ganun din, pero malalaman natin. So next time, usap ulit tayo tukol dito. At saka, salamat ulit at sinamahan niyo ako. So, iwanan ko muna kayo at weekend naman ngayon, manunod muna ako ng mga dinownload ko na movies at magre-relax kami ni Christmas dito. Press subscribe para makapag-usap tayo ulit later at abangan nyo lang at play at pag natuto akong mag-combine ng videos, mas marami pa akong mabibigay na content sa inyo. So, again, kung interested kayo, press subscribe, Caladino Bucket List sa baba. And, consistent naman ako. So, I'll make sure na may makuha kayong video sa akin. Pang-workout, yung mga ganitong kwentuhan, at saka yung iba pang videos na relevant sa bucket list na ginagawa ko. Okay? So, thank you very much and see you later.